nag-test ako and it was positive. Sobrang nagulat ako, guys, kasi every time, lagi ako nag-test, laging negative, knowing na irregular pa ako since nung nagka-meron ako. Hindi talaga makapaniwala na OMG, buntis nga ako. Then, same morning, nag-fly kami papuntang Boracay. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanila since kasama ko yung parents ko, kasama ko yung parents din ni Dom. And, ayun, hindi lang talaga nagsisingin na buntis pa ako kasi wala akong nararamdaman na yung symptoms kung pagbuntis ka, like nagsusuka or nahihilo, parang something ganon. Hindi ko talaga, no, parang ramdam ko lang talaga na parang may iba since nung March pa, pero hindi siya talaga lumabas sa pregnancy test ko nung March na positive, as in negative. Tapos yun, buntis na pala ako. Then yun nga, parang plan ko sabihin pa lang kay Dom na buntis ako that time kasi since na ang hirap dalhin para sa akin na ako lang nakakalam na buntis ako. Parang sino mag-aalaga sa akin? Halimbawa, pag sinumpong ako ng yung talagang symptoms ng pagbubuntis. So, parang mahirap since next month na nga netong nag-flight kami is second wedding na namin. So, talagang pinlana namin na 2 months before wedding namin is magbe-baby na kami. Pero hindi ko na-expect na as in 2 months before the wedding is mabubuntis din talaga ako kasi nga irregular ako, diba? So, ayun. So, April 20, the next day is monthsary namin. So, parang sabi ko, bukas ko na lang sasabihin sa kanya. And ito na nga, April 21, nag-second test ulit ako. May baon talaga ako kasi 2 binili ko. Then, yun nga, confirm buntis nga talaga ako. Tapos, gawain namin every morning pag nagbe-beach kami ni Dominic is maga talaga kami gumigising. Then, ayun, kami lang 2 that time. Kaya, he's so happy na yung surprise ko sa kanya is pregnancy test and it was positive. Tapos parang nagtatanong pa siya, confirm ba talaga to? Sabi ko, confirm yan kasi pangalawang pregnancy test ko na yan. Then, yun nga, that time, after ng Boracay na to, is papunta naman kaming Rojas, which is sa Father's Day ni Dominic. So, yun, happy kami na grabe, the next year or this year, 3 na kami. So, babalik kami dito sa Boracay, promise. Na 3 na kami. So, ayan, post-post lang bago lumakain siya. Hindi ko yung na-expect na buntis na ako talaga dyan. So, but this time, hindi ko alam kung ilang weeks since irregular ako. Supposed to be, kung February ako last dinatnan is mga almost 3 months na akong buntis. Pero hindi nga pa namin ma-confirm kasi nga irregular ako. So, it doesn't mean na last kung regular is Feb is 3 months kasi nga Eric ako. So that time after ng papunta kami Rojas, punta naman kami ng Pangasinan and Baguio. Sobrang ganun ka dami naming gala na sunod-sunod. So hindi ko alam kung saan ako magpapa-check up that time. So sabi namin pag-uwi na lang sa Manila. Makikita nyo dyan, no, ang harot-harot ko pa na parang hindi ako buntis and nagpedal pa ako that time parang kasi hindi talaga ako buntis, wala talaga akong nararamdaman. So ito nga guys, nakauwi na kami sa Las Piñas and by the way nakapag pa-check up na ako ng first OB ko pero hindi niya chinek yung chemerot ko, more on like general question lang kung kailan yung regla ko and kung nag-PT na ba ako and yun sabi ko yes nag-PT na ako and it's positive and itong pupunta namin is bali parang second appointment na namin sa OB and more on test na tong gagawin namin. Yung first check up kasi namin more on like general question lang talaga, so hindi pa confirm kung ilang weeks na akong buntis that time. So ito, on the way na kami and gagawin ko yung trans-V and it's my first time na gawin tong test na to kahit erig ako, never ako nagpa-check ng aking chem route. So ito, excited kami na medyo, alam mo yun, hindi pa rin nagsisink-in na buntis ako. So yun
guys, confirm buntis nga ako. So, buntis ako ng 7 weeks and 1 day. So, nabuo siya nung March, charot. So, yun nga, March pa lang pala buntis na ako. I knew it. Hindi lang talaga nagpapakita sa pregnancy test na positive ka sa mga unang buwan. Yun pala yun. So, pero yun nga, ramdam ko na buntis ako. Pero yun, ganito na siya kaliit. 7 weeks na may heartbeat na and mapapa-thank you Lord ka na lang. Pero yun nga, sayang, hindi nakapasok si Dominic sa loob kasi part daw ng protocol, COVID protocol something na hindi pwede yung husband mo sa loob or yung parang kasama mo pumunta sa loob kahit isa pa yan. So yun yan, I'm so happy na 7 weeks and healthy yung baby. I mean, hindi pa siya baby, fetus pa lang siya. So, ayun, kinikwentahan ko si Dom sa nangyari sa loob na medyo nung una parang kinakabahan ako kasi nga ang weird nung feeling na may pinasok sa loob. Plus, ang sungit nung OB na nag-assist sa akin. And sa first part nung test, ang sungit talaga niya na hindi mo pa maintindihan yung mukha niya. Ano bang meron? Positive ba o negative? Ano bang meron sa loob? Parang ganun nga, knowing na irregular pa ako. So, nagpupwede niya ako na sana okay si baby, okay yung kalagayan din ng ovary ko. Pero, ayun, thank you Lord na kahit irregular ako, is okay yung ovaries ko. And, okay si baby. So, we're both happy as a new parents. I mean, hindi pa naman parents, pero yun nga, parang first time sa relationship namin na, oops, magkakababy na kami. Parang alam niyo, dati parang pag-alagala lang kami, parang dalawa lang yung sarili lang namin, inisip namin, parang ganun. Pero this time, ito na, I'm carrying a baby, like, OMG, thank you Lord, yun lang talaga, Charis. Then after ng check-up namin, lagi ako nagki-crave ng lugaw. So pumunta kami dito sa Robinson para bumili ng lugaw kasi alam ko dito may lugaw kaming nakita last time. So itong mga ano time na to, ang kini-crave ko is more on lugaw, as in lugaw, like I don't know. Sabi, pinaalala ko kay Dominic na promise ha, huwag mo muna sasabihin sa kanila na buntis ako kasi alam ko for sure pipigilan nila ako gumala kasi nga first time kong nagdadalang tao, then hindi nila alam kung gaano pa kalakas yung katawan ko to carry a baby, parang ganun. Kaya makikita niyo sa mukha ni Dominic na super happy din siya. Then ito, after 2 days nakuha na namin ang result as in sa papers ng mga test ko last time. So, dun na makikita na talagang goods na talaga yung ano, yung mga result. Kahit hindi pa nababasa ng OB, sinerch ko na siya online. So, parang tingin ko naman is okay yung result na, ayan, walang cyst na nakalagay, knowing na irregular ako. And, yan, I'm so happy lang talaga na hindi ka makapaniwala na 2 to 3 times year ako nagkakaroon, tapos okay yung ovaries ko, and hindi ko na-expect na by the time na pinalan namin magka-baby is magkakaroon. God, like, unbelievable. Pero kasi kahit ereg ako, sobrang alam ko sa sarili ko na magkakaanak ako. Alam niyo yun, hindi ako negative. Then yun, after na naman ang lakad namin, punta naman kami sa Robinson para bumili ng lugaw. And yan si Pangga, siya na naman yung bumili ng lugaw ko, hindi ako bumaba. Hi, thank you Pangga. Love you. So ito yung sinurprise ako ni Pangga na nag-set siya ng parang bridal shower ko kasama yung mga bridesmaid and malalapit na friends ko sa akin. And so that time nag-decide na ako na sabihin din sa kanila, ito yata 10 days before my wedding nangyari to. Sinabi ko na sa kanila na I'm pregnant. Kasi mamaya, painumin nila ako, eh hindi ako makainom. So, halata rin na parang buntis ako, parang ganun. So, sinabi ko na sa kanila, dahil nga yun, pinakita ko yung baby book ko and sobrang happy sila na buntis na ang kanilang friendship. Ay, magkabaka lang pala eh. Dapat pala hindi mo muna in-announce eh. Wala pa akong dyan sa Boracay. Nung after nung Boracay, doon na siya lumalaki pa na ito. Tapos hindi ko na talaga maintindihan yung nararamdaman ko. Talagang hindi ko na. Parang isa pa akin mapunta. Yung pagsabahay, yung nangyari sa lahat. Ay, hindi mo ganyan na. Ano? Ay, napa!
Ay, dito ka sa commemoration, ha? Ay, nag-uusapan namin. Sanit po lang kami. Parang din sa kumayapin na tayo. Kaya sa lagi. Yung mga bride nyo, wala lang ano. Last May 20 yan, before ng wedding namin. So, magkakasama na kami ng family ko and family ni Dominic. Naka-check-in na kami dun sa wedding venue namin, which is sa Stills Calatagan Resort. So, yun, decide na kami na i-announce yung pregnancy namin nung nag-celebrate kami before ng wedding namin. Para mas una nakalam yung, syempre, yung family namin first before yung mga bisita namin for tomorrow that day. So, ayan, lahat happy. Tatlo kami buntis dyan, by the way. Buntis yung kapatid ni Dominic and buntis din yung asawa ng kapatid ko. So, lahat happy or mayok-iyok sila. So, ayun, mapapa-thank you Lord na lang na we're so blessed na kasama namin yung mga loved ones namin nung in-announce namin mismo yung pregnancy namin. So, ayan, we're so happy. So, ayan guys, the next day is wedding na namin, which is after the wedding, in-announce din namin na we're pregnant and everybody is happy to us cause tatlo na kami and lahat is masaya. And of course, mas masaya kami kasi, can you imagine, biglang tatlo na kami and yun, mapapa, thank you Lord, yun lang talaga, thank you Lord. So, yun, taas-taas niyan. Pero, kayang-kaya ni Buntis. Kaya-kaya. So, yun guys. Almost, 2.5 months na akong buntis. Tingnan nyo naman. Nananakit namin. Silid tayo dun sa map. Sige, tara. Para lang natin saan tayo pupunta. So yun guys, after the wedding, nasa Sherkon pala kami that time. Kasama namin yung family ko and family ni Dom. And yun nga, wala kaming sinayang na panahon. Kasi nga, pabalik na kami that time sa Canada. Yan yung chan ko. So ito guys, first ultrasound ko. Malalaman na namin kung anong gender ng baby. It's boy, it's girl, charot. So ito, 20 weeks na ako dito, pero ang laki ng tiyan ko. Pero huwag kayo magtaka, lumaklak kasi ako na madaming tubig. Sabi kasi nila para malinaw yung makuha ang picture ng baby is lumaklak ka na madaming tubig. So, yun. So, pero sinikret muna namin. Sinabi namin dun sa check-up namin na hindi muna sabihin sa amin kung boy or girl. Parang secret lang muna, ilagay sa envelope, then hindi sabihin sa amin kung boy or girl. And basta ang gusto ko lang malaman kung healthy si baby, parang ganun. So sabi niya healthy naman si baby. Then ito, time na to, kumuha na kami sa sasakyan since dalawa lang kami dito sa Canada. Parang ang hirap sa amin na walang car knowing na buntis pa ako. Kaya kinuha na namin itong sasakyan. This is for the baby. And name na ito ay si Hachi, our first baby. So, 22 weeks na ako at may OB appointment kami today. So, sasabihin na nila ako anong resulta ng mga blood works ko for second trimester and kung anong kalagayan ng aking ultrasound. It's a boy or a girl, char. So, pero sabi ko, hindi nila pwede sabihin sa akin kasi mag-gender reveal kami. So, secret lang muna. Pero mamaya naman na yung gender reveal namin. So, okay lang. Pero hindi ko pa rin okay malaman kasi may gender reveal. Daddy? Go.
So ayun guys, after ng 22 check-up namin, is nag-gender reveal kami agad ni Dominic that time. And by the way, dalawa lang kami ni Dominic yan. And yung photographer namin na kaibigan namin na si Kuya Ryan. And that time is alam ni Dominic na it's a boy. Para siya yung mag-plan. Kasi gusto ko that time, ewan ko, that time nung buntis ako, gusto ko laging dalawa lang kami. Ayoko ng may ibang tao. Like, ayoko ng mga celebration, parang ganun. Na kung ano ako before, yun yung kinabaliktaran ko nung buntis ako. So, ayan, nag-second take kami ng gender reveal namin. Nakasama yung first baby namin, which is si Hachi. And that time, hindi pa rin ako makapaniwala na OMG, nakakuha kami ng lalaki. Which is, yun talaga yung pinaka-wish ko na sana lalaki yung una para if ever may lalaki na kami. So, ayun guys, that time is another appointment na naman, like glucose test something or parang sugar test, parang ganun. Then after ng mga lakad namin, lagi kami pumupunta ni Dominic sa mga baby stuff. Ayun, parang yun yung ano, exercise ko that time. Every time na lumalabas kami, dumadiretso kami sa mga ganung store. So, ayan, another appointment again. So, ayan guys. So, makikita niyo guys, talagang lumalaki na ang aking chan dyan. So, gala-gala na naman kami ni Daddy Dom. I think that time, pupunta kaming sinihan. And, of course, hindi mawawala yung pagpunta sa mga baby stuff. Kasi, ewan ko ba, syempre, buntis tayo eh. So, alam na kung saan tayo lagi nagsishopping. So, more on baby stuff. Ayun, di ba lang yung feeling na lagi kang tumitingin sa mga baby stuff that time nung buntis ka. So, parang for me that time is yung baby stuff is happy place for me to shopping para kay baby. Parang ganun. Wala lang, excited yan. So, yeah, makikita nyo yung mga baby bump ko sa mga susunod na video. For today's video ay pupunta kami sa aking OB appointment for 29 weeks. That time nung buntis ako is never ako pinabayaan ni Dom kahit after work niya. Talagang wala siyang na-miss na appointment ko nung buong 9 months sa pagbubuntis ko. Thank you Panga for everything. I appreciate you every day, every second. You know, we love you Daddy Dom. Then, ito naman guys, is nasa Muskoka kami, nag-drive kami ng almost 3 hours just to get here. And, by the way, birthday ko din pala yan guys. So, ayun, kahit 8 months, or ano, 7 months pa lang pala ako dyan. Sobrang, ang sipag ko pa rin talaga maglakad. So, yun guys, after talaga ng 25 weeks kong pagbubuntis, sobrang likot na talaga ng tiyan ko, as in, hindi na ako halos makatulog. Maririnig yun naman ngayon, di ba? Yung baby ko sobrang, kahit ngayon, ang ingay at sobrang likot niya kahit 4 months na siya ngayon. Dapat pala hindi Zachary Dillon yung pangalan niya, na dapat Alon. Kasi nasa tiyanko pa lang siya, sobrang likot niya na para siyang Alon na walang tigil sa paggalaw. Ganyan din, after 20 weeks ko,
na pagbubuntis, hindi ko na rin makukuha yung sarili ko. So, that time, si Dominic na rin ang nagkakat ng mga nails ko sa toe. Then, sa mga baby stuff naman, yung kaya namin i-DIY, ginagawa yun ni Dom. So, di ba, napakaswerte ng baby namin at may daddy siyang katulad ni Dom. Then ito guys, November 23, bigla akong napasugod sa ospital kasi sumakit yung chan ko. Pero ayun, may nanitrust the baby, all goods naman. Just sumakit lang siguro yung chan ko kasi sobrang pagod din, parang ganon. So everything is good that time. Then yun, umuwi na kami. Then ito nga pala guys yung pinagkakalibangan ko ng buntis ako. So gumagawa ko ng diamond painting. So thank you kay Mami Weng kasi siya yung nagbigay sa akin nito. So galing pa talaga to Pinas guys. Then ito na yung 38 weeks kong appointment. Hindi ko ina-expect na ito na pala yung last kong appointment bago ako manganak kasi nanganak ako ng 38 weeks and 6 days. So ayan, last check-up ko na pala yan. Then, after ng check-up, kumain kami sa ramen. Then, yun. Nakikita nyo dito, ang laki na talaga ng chan ko. Then, nagsisimula na ako mag-ayos ng mga pagkain namin. So, para after kumanganak is full pack ang fridge. So, ayan, label ko na lahat. Ganyan nakaka-ozy, char. Hindi naman. So, pagdating sa pagkain, talagang napaka-organized ko talaga. So, lahat, minake sure ko na lahat. May food kami after kumanganak. Ready na lahat. Then, ayun, naglalaklak pala ako that time ng orange at saka ng pineapple juice nung buntis ako bukod sa lugaw at saka sa iba ko pang kinikre, which is, alam ko, pancake din. And, ayun guys, sumakit na naman yung chan ko, which is December 12 to ng gabi. Yun pala, magla-labor na ako guys. Picture, picture, bago umire. So, yan kami ni Dom. So, sobrang magana talaga ng mukha ko that time. Then, ito yata ang time na to is 5 hours before lumabas si Dylan. As in, sobrang pagod na si Dom kasi that time is 1 day na ako nagla-labor. As in, gutom na rin ako, uhaw na rin ako, and everything. And ayan, dahil hindi ako makatulog, ang ginawa ko dyan is nagbibideo lang ako, pangiting-ite, kala mo hindi nasasaktan. Char, then yun. And finally, eto, lumabas na ang baby Dylan. So, ayun guys, makikita nyo, ang liit-liit na sobra. So, hindi ko na-expect na sobrang liit niya that time. Kasi, okay naman yung chan ko, okay yung mga check-up ko, pero ayun, thank you Lord at naging maayos ang aking panganak kahit napakatagal ng aking labor. Pero ayun, at least na-survive ko itong chapter ng life kong to at masasabi ko, iisa pa o dadalawa pa naman ako. So, that time is chine-check na yung mga vital chem route ni baby. And ayun guys, kahit sobrang liit niya is sobrang lakas niya daw. So that time, binigay na rin sa amin siya. So hindi na siya iniwalay sa amin ng mga doktor. Kasi okay yung mga exam niya after nung lumabas siya. And yun nga, then after noon, bigla na rin siyang tumae. As in, wala pa yatang 1 hour nung pinanganak ko siya is tumae na siya agad. So ayun guys, almost 29 hours pala ako nag-labor bago siya lumabas. Then, ayan, yan yung first day niya, sobrang tahimik niya, hindi siya pala iyak. Hindi tulad ngayon, nakikinig niya sa aking background is umiiyak ngayon ang baby ko dahil nagtatummy time siya. So that time, sobrang bait niya talaga as in, napakahinhin niya. Alam niyo yun, hindi makabasag plato. Ngayon, ako po, sobrang likot-likot niya na. Then, ito rin pala guys yung room ko nung nanganak ako. So, diba? Favorite number ko pa, 21. So, dalawa lang kami dyan yung Domasin. Hindi kami
umano ng bisita that time. So, napaka, alam niyo, independent naming dalawa. As in, nanganak ako, dalawa lang kami. Until now, na nag-aalaga kami ng baby ngayon, na 4 months na si Zachary Dylan, is dalawa lang kami. And mapapa-thank you Lord yun na lang talaga kasi until now, nakakayanan namin na mag-alaga sa baby na dalawa lang kami. Say, can I say hi? Say hi. No, no, perfect. Sleep ka pa?
Sorry. First checkup with daddy. Sorry. Hello, baby boy. Yeah. Check up na by 8 yarn.